Magandang umaga sa inyong aking mga mahal na mag-aaral. Narito na naman tayo upang matuto sa ating economics. Kamusta ang aking mga ekonomista? So ngayong araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa sektor ng agrikultura. Bago ang lahat, ano nga ba ang agrikultura? Base sa Merriam-Webster, definition of agriculture is the science, art, or practice of cultivating the soil, producing crops, and raising livestock in varying degrees, the preparation and marketing of the result products cleared the land to use it for agriculture. Nangangahulugan ito, o ibig sabihin nito, ang lahat ng pinagmumula ng ating mga hilaw na materyales ay nagmumula sa sektor ng agrikultura. Bilang dagdag kaalaman, nais kong ibahagi sa inyo o ipapatid sa inyo na base sa National Statistic of the Philippines and ang ating GNI noong 2021 base sa sektor ng paglilingkod, industriya at agrikultura ay binubuo ng datos na nakikita sa inyong screen dito sa ibaba. Ang mga tala ng kontribusyon na ito ng bawat sektor tulad ng sektor ng paglilingkod ay 19.86, sektor ng industriya 18.5, sektor ng agrikultura na ating pag-aaralan ay 9.6. Simulan natin sa pangingisda. Noong 2016 ay kinilala ang Guinness Book of Record na ginanap sa Bangus Festival na kung saan sabay-sabay na nag-ihaw ng bangus ang mga mamamayan ng Pangasinan. Maari nyo bang sabihin sa akin kung ilang taon na ang nakalipas mula nang naganap ang pagdiriwang ito? Okay, bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Siguro lima. 1, 2, 3, 4, 5, okay? Kung ang inyong sagot ay 6 na taon, pues kayo ay tumpak, pak na pak, tama ang inyong sagot. Ang bangus ay mula sa pamilyang Chanidae na may scientific name na Chanos chanos. Ito ay kilalang isda na mula sa Pangasinan at ginagawang daing at iba pang pangunahing pangkabuhayan ng mga taong nakatira sa Pangasinan. Tumungo naman tayo sa paghahayupan. Ang paghahayupan ay gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng ating mga nag-aalaga ng hayop. Nito lamang Marso ay namataan ng mga mountaineering hiker ang endangered na hayop na Philippine Warty Pig sa Mount Apo, kung saan ay hinihikayat ang mga mamamayan na huwag pakainin ng mga hayop na ito upang hindi masanay sa mga tao at ingatan ng kagubatan upang sila'y maproteksyonan. At alam nyo rin ba sa Caldera Mountain Province ay may kaugalian na kung saan ang mga bagong ikinakasal ay nagkakatay ng itim na baboy upang malaman ang kahihinatnan ng kanilang pagsasama sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga lamang loob nito. At matapos itong basahin ay iniluluto ito at ang tawag sa putahing ito ay warik-warik at kakainin ito ng mga bagong kasal. Tunga naman tayo sa paggugubatan. Ang Pilipinas ay kilala bilang tropical rainforest at perlas na silanganan. Dahil dito, madaming turista ang nahihikayat na magtungo sa ating bansa. Ito ang mga larawang inyong makikita sa ating screen at iba't ibang kuha sa ating bansa na kung saan nagpapakita ng mga magagandang tanawin sa ating bansa. Dito sa mga larawang makikita ninyo ay may mga nakalagay na watermarks o sino yung kumuha ng picture na ito. Parte ito ng ating kalikasan sa Pilipinas. Kaya ang ganda-ganda ng ating turismo. Okay? So, dahil dyan, ang ating pong bansa ay talagang punong-puno ng mga iba't ibang yamang likas. Kaya kung titingnan talaga natin, ang ating bansa ay talagang binubuo ng mga sektor ng agrikultura. Simula Batanes hanggang Hulo, makikita nyo ang yaman ng ating bansa. Talagang kagiliw-giliw ang ating bansa, Pilipinas, kaya dapat mahalin natin ang ating bansa at alagaan at protektahan ito. Dito nagtatapos ang dagdag kaalaman ni Ginang Rebadulla. Muli tayo'y magkita-kita sa ating mga aralin sa economics. See you again! Paalam!